lang po tayo. Kusog lang po tayo. Pinabalag na. Manong, ano po yun? Patay na naman siguro yun. Pangatlo na yun. Uuna, lalaki. Yung isang buwan yun. Tapos, makalipas isang linggo, may sumunod uli. Babae na naman. Diyan din yun sa lugar na yun. Ngayon, hindi natin alam kung ano naman yan. Baka bakla naman ngayon. Iba na talaga nangyayari sa mundo. Ang hindi ko nakita nung bata ko, nakikita ko na ngayon. Magulo ba dito sa lugar ninyo, Manong? Hindi naman gaano, maliban sa mangilang-ngilang bata nawawala at nasa salvage yan. Hindi naman gaano, halos lahat mangyayon ng lugar magulo eh. Teka nga, masilip kung sino yung namatay. MC, huwag ka pupunta doon! Saglit lang, mama, pang YouTube po ito! Hep, masamang magmura. Oh, mga ate, kunting usog lang po tayo. Kunting usog lang po tayo. Ay, mga bata. Usog. Magandang umaga po. Hello? Tao po. Magandang umaga po. Hello? Tao po. Mama, parang walang tao. Magandang umaga po. Hello? Tao po. Paulit-ulit?
MC, huwag mo nga akong kulitin. Magandang umaga po! Hello! Tao po! Ako pa, makulit, Mama. Subukan mo namang ibahin. Unahin mo naman yung tao po. Tapos, hello. Tapos, magandang umaga po. Subukan mo lang, Mama. Parang ganito. Tao po! Hello! Magandang umaga po! Magandang umaga po. Kayo po ba si Aling Lusing? Ako po si Stella. Stella Park. Ako po yung kausap niyo sa Facebook, yung tungkol sa uupahang bahay. Ah, ikaw ba? Sabi mo sa akin, next week pa kayo pupunta. Magulo po ang bahay, hindi ko pa naaayos. Pasensya na po ha. May emergency lang po sa amin, kaya medyo napaaga po kami. Lilipat na rin ba kayo ngayon? Kung pwede po sana. Oh, sige, pasok, pasok. Pagsisa mo muna ang dumi ng bahay. Ay, no problem po. Ang mahalaga po sa amin ngayon ay makalipat na po kami. Mukhang nagmamadali kayo. Hindi ko na itatanong kung bakit, kasi baka naman sabihin mo chismosa ako. Hindi ako chismosa ha. Pero marami chismosa dito. Ay, nagpapasaya sa malungkot na bayan na to. Yung internet na yan. Ako, walang sinabi yan sa bilis ang pagkalat ng chismis dito. Dala ko na po yung napag-usapan po nating bayad sa bahay. Okay lang, okay lang. Kahit bukas na, hindi naman ako nagmamadali. At saka, gusto ko yung mukha mo. Sa Facebook kasi, para kang supladita. Pero iba ka pala sa personal. Maganda ka sa personal. Alam mo, mayroon kasing style dyan. Pag nagsiselfie ka, dapat gumagamit ka ng pangpaganda na filter. Yan, tingnan mo mga babae sa Facebook. Lahat sila halos parang kakandidato ng Miss Universe. Ang mundo nga naman ay punong-puno ng pandaraya. Tama ba ako? Grabe talaga, di ba? No? Ayan. Selfie filters. Ano? Mama, pwede ba ako lumabas saglit? Bakit? I-check ko lang ang lugar kung maganda. Hindi ka pwede magkuha ng video dito sa lugar na to, ha? Di ba? Napag-usapan na natin tungkol dyan. Oh. Pag ikaw kumuha ng video dito, malalaman ng apo mo kung saan tayo nakatira. Di naman ako kukuha ng video, Mama. Lobat na ang cam ko. Gusto ko lang tingnan ang labas. Sige na, Mama. Oh, sige. Pero huwag kang lalayo at huwag kang magtatagal, ha? Diba? Nangako ka sa akin, iiwanan mo ang kakulitan mo sa bahay. Thank you, Mama. Sige. Isa lang anak mo? Opo. Hindi mo hindi kasama mo. Saan ko po pwedeng ilagay yung mga gamit ko? Ay, kita sa loob. Nakatapa ko ng tae. Bakit? Maraming tae dito eh. Talaga? Tae ng ano? Tae ng kalabaw, ng kambing, ng manok, ng aso, ng pusa, at kung minsan ng tao. Nung natapakan ko, hindi ko alam kung sa tao o sa hayop. Ang alam ko lang, malaki ito at mabaho. Anong pangalan mo? Bago ka dito, no? Paano mo nalaman? Kasi hindi mo kilala. Lahat na nandito, kilala ko. Ako si Mingming. At ang tawag nila sa akin, Super Mingming! Bakit Super Mingming? Ito, nakita mo ito? Agimat ko ito. Panglaban ito sa aswang, multo, impakto, ng mga lupa, at demonyo. Talaga? May multo dito? May engkanto din. May diwata at duwende. Lahat ng lamang lupa. Gusto mo bang makakita? Niloloko mo lang ako eh. Ba't naman kita lolokohin? Alam mo ba,
6 na bata dito nawawala. Hinahanap sila ng pulis ng kanilang magulang. Hanggang ngayon, di pa rin sila nahanap. Sa tingin mo, ba't naman kita lolokohin? MC! Uwi na! Tinatawag na ako ni Mama. Ako nga pala si MC. Gusto ko magkaibigan tayo. Talaga? Gusto mo makipagkaibigan? Bukas ipakita mo sa akin ang multo, ha? Saan kaya nakakabili ng ganyang damit? Oh, ano na naman yan? Bukas na yan. Sige, matulog ka na. Gatas mo. Mami, ayoko na po. Matutulog na po ako. Antok na po ako. Sige. Si Apa. Huwag mo masyadong guluhin ang isip mo. Bata ka pa. Enjoy your youth while you still have it. Paglaki mo, ayokong marinig ang sana pala naging bata na lang ako palagi. Hindi na ba tayo babalik sa bahay? Natulog ka na, ha? Good night, Mama. Good night, anak. Matulog ka na rin, Mama. Sige, may gagawin lang ako saglit, ha? Pikit ka na. Matulog ka na rin, Mama.
Adik ka talaga, Mama! Magkakape ka na naman! Di ba pinagbawa na sa'yo ng doktor yan? Ang tigas-tigas ng ulo mo! Akala mo ba hindi ko alam na ilang gabi ka na hindi natutulog? Dahil mo pa magsasabok! Hello guys! It's me again. I'm here in a weird place with weird people. This will be a great adventure. Nandito ako ngayon sa weird na lugar na hindi ko pwedeng sabihin kung saan at hindi ko rin pwedeng sabihin kung bakit. Pero, pag may mangyayaring awesome, I think it will make it a series. Alam mo, duwag ka. Hindi ah, matapang ako. Parang hindi mo kaya makakita ng multo. Matapang talaga ako. Bigla-bigla ka na lang kasi sumusulpot. Kaya nabigla ako. Okay, okay. Unti lang. Ano, saan natin may kita ang multong sinasabi mo? Handa ka na ba? Oo. Talaga? Oo nga. Talagang talaga. Hay nako! Sige, sumunod ka sa akin. Hi guys! Akala nung weird na bulilit na ito, naniniwala ako sa kanya. To tell you the truth guys, I don't believe in ghosts. Pero, ang magiging hilarious ang adventure natin ito. So, let's follow her. Sasama ka ba hindi? Pa-English-English ka pa dyan. Tandaan mo, tayo mga Pinoy, hindi tayo kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Hoy, hindi pango ang ilong ko. At hindi ako purong Pinoy. Half Korean ako. K-pop ka pala, kaya ganyan yung damit mo. Ba't may dalang camera? Siyempre, para makunan natin ng video ang multong sinasabi mo. Para may maniniwala sa atin. Malay mo, sumikat tayo dito. Tapos, may interview tayo sa news. Tapos, magiging viral tayo sa social media. Sabagay, tama ka dyan. Let's go! Saka na naman magsusuot. Huwag kang matakot, lolo ko dyan. Mingming, hindi ka ba nahihiya dyan sa kasama mo? Bakit po, lolo? Abay, yung kasama mo'y mabango. Ikaw ay mabaho. Tatlong araw ka nang hindi naliligo. At nakatapa ka pa ng tae. Natuyo na yung tae sa tsinelas mo. Wala ka bang balak hugasan? Magandang umaga po.
po, Lolo. Magandang umaga naman. Bago ka rito, ano? Ano niyo po nalaman? Abes. Sa amoy. Sa kilos. Sa punto. Tanan! Nahiwagang espada. Kainong lolo ko ang mga nakakasalita. Kahit bulag siya, hindi siya tanga. Eh, sa mapunta niyo? Hindi ko po alam eh. Hindi naman sinungaling niyang apo ko. Pero mabilis lang ang isip. Eh, dapat ba mahusay ka? At hindi lahat ng lumalabas sa bibig niya, eh, dapat mong paniwalaan. Aalis na po kami, Lolo. Eh, Mingming, ingatan mo yung kasama mo, hindi yan taga rito. Lolo, nasa kami na itong pangalian niyo. Okay, thanks. May baon akong tubig at pagkain dito. Baka gusto mo. Ayan, hirap. Sa mga bata, lumaki sa aircon. Hindi, madaling maarawan. Madaling magutom. Madaling mauhaw. Ikaw ba? Hindi nagugutom at nauuhaw? Kapag nagugutom na ako, nauuhaw. Iniisip ko na robot ako para malipasin ko ang gutom, uhaw, pagod. So, ibig mo sabihin, hindi ka gutom, pagod at uhaw? Linabas mo ang iyong pagkain at tubig. Pinahinap mo ang isip ko para isipin ko na robot ako. Pahingi! Ang dami mong alam. Diyan din palang tuloy mo. Totoo ba ang mga sinasabi mo tungkol sa mga nawawalang bata? Ang dali na lang nagnakad natin. Hanggang pa ba? Hindi ko pa rin naniniwala sa akin. Kilala mo sila? Sa kanilang anim, isa yung kitaya ko, si Annabelle, sa grade 12 long. Siya ang pinakamaganda sa school namin. Nung namala siya, kumalas sa school ang balita sa kawa kinuha sa engkontada. Yung ibang bata, hindi ko kilala kasi
sa ibang school siya nag-aaral. Kapag narating na natin ang bahay ng masamang espiritu, papalayain natin ang anim na bata. Malayo pa ba tayo? Malayo pa. Gaano pa kalayo? Dadaan pa tayo sa limang sementero, tatawid pa tayo sa ilog, tapos aakit pa tayo sa burol. Tapos yun na, malapit na. Ay, ang layo naman! Suko ka na. Basta siguraduhin mo na nandoon ang multong sinasabi mo, ha? Ang layo ng nilakad natin, tapos wala pala. Totoo, maniwala ka sa akin. Nakita mo ba sa sariling mata? Nakita ko na. Miguel, huwag kang maingay. May nararamdaman ako. Bakit? Anong meron? May third eye ka ba? Anong nararamdaman mo? Huwag kang maingay. Ano ka ba? Huwag mo nga akong takutin. Anong nangyayari? Anong meron? May nararamdaman ako. Ano? Masama. Gaano kasama? Masamang masama. Ano ba yan? Sobrang baho! Labas mo na nga yan! Tama ka, parang luma yung pinakain mo sa akin. Diyan ka nga lang! Hanap lang ako ng pwesto. Wala namang multo eh. Niloko na ako. Nararamdaman ako. May nararamdaman ka na naman. Nagtatai ka ba? Totoo. Parang nandito siya. Niloloko mo na naman ako, ah. Sa inyo ba ito? Naiwan nyo nung tumakbo kayo? Hindi ka multo? Hindi. Hindi?
Hindi ka aswang? Hindi. Hindi ka maligno? Hindi. Buhay ka? Hindi. Ha? Huwag kang matakot. Joke lang. Dumudugo ang sugat mo. Huwag kang alis dito, may kukunin lang ako. Yan. Mabisang gamot yan para sa sugat. Para gumaling agad yung sugat mo. Salamat. Wala yun. Ako nga pala si MC. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Luz. Sorry ha, napagkamalan ka naming multo. Bakit? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro dahil sa suot mo at sa buhok mo. Si Mingming kasi. Iniwan ka na ng kasama mo. Ano kaya yun? Hindi ko alam ang pabalik. Pwede mo ba akong samahan pabalik? Hindi ako basta-basta pinapayagan ni Lola na basta nalang bumaba sa baryo. Pero kawawa ka naman eh. Gusto mo ba samahan kita? Kung pwede sana. Gusto mo ba ngayon ah? Pwede bang mamaya na? Maaga pa naman eh. Malayo ang nilakad namin dito. Napapagod na rin ako. Magpahinga muna tayo dito. Malapit ba dito ang bahay nyo? Sa kabilang ilog pa ang bahay namin. Pagkadaan mo doon, makakakita ka ng ilog. Tatawid ka doon. Pagkatapos, aakit ka pa ng burol. Tapos, lalakad ka lang ng kaunti. Malapit na doon ang bahay namin. Ganun? Ang layo naman. Bakit ang layo ng bahay nyo? Eh, doon kami nakatira eh. Eh, paano yun pagka pumapasok ka sa school? Eh, di ang layo-layo mo. Eh di mahihirapan ka lumakad sa school. Huwag mo nang intindihin yun. Hindi naman ako pumapasok sa school. Hindi ka nag-aaral? O bakit ka nagulat? Sama ba yun? Siyempre! Hindi ba dapat ang mga bata nag-aaral para paglaki nila magkakaroon sila ng trabaho? Nag-aaral naman ako ah. Ano ba talaga ate? Sabi mo hindi ka nag-aaral. Oo nga. Hindi ako pumapasok sa school, pero nag-aaral ako sa bahay. Home study? Parang gano'n na rin. Simula kasi nung mamatay yung mga magulang ko, nagkasakit si Lola. Tumigil na siya sa pagtuturo. Simula noon, tumira kami dun sa may burol. Tapos dun yun lang ako tinuruan. Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin niya ako. Mingming! Ikaw ba yan? Opo, Lolo. Lolo, saan yung pusat ko na yung putang tampay? Ano nung bang nasa isip mo, bata ka? Lolo, natandaan niyo po ba yung kwento niyo sa akin? Well, ang dami ko nang naikwento sa iyo. Sa dami, hindi ko na matandaan. Minsan tuloy sinisisi ko yung sarili ko kung bakit kita kwentuhan ng kwentuhan. Ayan, tuloy, lumalaki kang parang eng-eng. Ano ba kung kwentong gusto mo madinig? Yung tungkol pong sa diwatang muntik nang kumuha sa puso niyo? Yung diwata sa kabilang ilog? Opo. Hindi ka ba nalulungkot? Bakit naman ako malulungkot? Siyempre, kayo lang dalawa niyang lola mo. Tapos, hindi ka pa pumapasok sa school.
Tapos, wala ka pang mga friends. Hindi mo kasi kilala ang lola ko. Kapag nakilala mo ang lola ko, maintindihan mo kung bakit hindi ako nalulungkot. Parang super cool ang lola mo ah. Pwede mo ba ako ipakilala sa kanya? Sabihin ko muna sa kanya na gusto mo siya makilala. Magagalit ba siya? Hindi naman. Hindi magagalitin ang lola ko. Nasa sitwasyon lang kami na hindi basta-basta tumatanggap ng bisita. Bakit? Anong meron? Parang nariwirdan ako sa mga sinasabi mo. Isang araw, ipapaliwanag ko rin yan sa'yo. Pero sa ngayon, lapit ng dumilim. Nahirapan tayo bumaba sa baryo kapag inabot tayo ng dilim. Saka baka hinanap ka na ng mami. Hatid na kita sa ngayon. Basta, gusto ko na maging kaibigan kita. At gusto ko rin makilalang lola mo. Okay ba yun? Darating din ang araw na yan. Mukha naman kasing mabait ka. Tagal naman sumagot ni Lolo. Nakita mo ba talaga yung diwata? Pinalaki po ba akong sinungaling? Sa... dun sa cemetery mo siya nakita? Lolo, di ba po sinabi nyo, hindi tayo angkan ng makukuli? Maganda mga mata niya. Mahaba ang buhok. Yung Koreana! Naiwan ko doon. Kailangan ko ang buntot ng pagi. Hindi siya tumanda. Kung gano'n sino siya kumimento, gano'n Lolo. Kailangan ko ang buntot ng pagi, ililigtas ko ang kaibigan ko. Hindi mo siya kailangan gamitan ng buntot pa. Hindi siya maligno. Hindi siya masama. Lolo, di ba ang kwento niyo sa akin? Kadalasan, ang mga nangunguha ng puso ay mayroong magandang ngiti. At kapag tinitigan mo ang kanilang mga mata, kumikinang ito na parang bituin sa langit. Nangunguha sila ng puso hindi dahil sa gusto nila, kundi gusto itong ibigay ng may-ari ng puso. Ang gulo! Carmina, dumikit ka nga sa akin. Lolo, bakit po ang gulo ng mundo? Paglaki mo, ikaw din ay magiging napakagandang diwata. At maraming puso ang mag-aalay sa iyo. Paglaki mo, mauunawaan mo ang lahat. Eh, paano po yung kaibigan ko? Eh, yung kaibigan mo, nag-i-enjoy ngayon. Papalikan ko po siya, Lolo. Carmina, maligo ka, amoy tayo ka. Nakikita mo ba itong daan na to? Huwag mong ilalay ang paa mo dito. Sa dulo nito, makikita mo yung daan papunta sa bahay niyo.
Naintindihan mo ba ako? Ayokong maliligaw ka, okay? Okay, naintindihan ko. Salamat sa iyo. Mag-ingat ka, ha? Maglalaro pa tayo, ha? Magkikita pa tayo! Bye-bye! Doon mo ako dalhin dahil gusto kong umupo. Thank you.
wala. Pangatlo na po ito sa ngayong buwan. Dati-rati po sa tatlong buwan, isa lang. Minsan nga po, Lola, sa anim na buwan, hindi pa rin po kayo sinusumpong. Pero ngayon po, parang napapadalas na. Natatakot po ako. Ano ba ang utos ko? Maging handa po sa buhay. Luz. Huwag na huwag mong ipakita sa akin na hindi ka handa. Dahil mas mahihirapan akong iwanan ka. Malang araw, hindi ko na magagawa ang lahat ng ito. Ito yung pinaghahandaan natin, hindi ba? Bakit, Lola? Iiwan niyo na po ba ako? Mahal na mahal kita po. Alam mo yan, di ba? Opo, Lola. Alam ko po yun. Nabili mo na ba lahat ng pinabili ko sa'yo? Lola, magluluto na po ako ng uulamin natin. O, kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko na po ito, Lola. Relax, relax na lang po kayo dyan. Kumusta nga pala ang baryo? Okay lang po.
Lola, okay lang po ba kung merong gusto makipagkaibigan sa akin? Ano, babae o lalaki? Babae po. Ano bang lulutuin mo? Adobong gulay po. Lola, sa tingin ko po, bago siya dito. Mukha po siyang mabait. Ang sabi niya nga po sa akin, gusto kanya makilala. Pero ang sabi ko po, magpapaalam muna po ako sa inyo. Gusto mo bang makipagkaibigan sa kanya? Kung papayag po sana kayo. Sige. Talaga po, Lola? Luz, halika. Lumapit ka sa akin. Luz. Halika. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tiwala ko sa'yo? Ganun kalaki. Mula nung nakaisip ka, hanggang ngayon, wala akong maalalang panahon na sinuway mo ang lahat ng mga utos ko. Kahit alam ko, uminsan lapag sa loob mo. Darating ang panahon, natitigil ako at ikaw magpapatuloy sa lahat. Darating din ang panahon na gigising ka na, wala na ako sa tabi mo. Palagay ko, panahon na magkaroon ka ng matalik na kaibigan. Yung pagkakatiwalaan mo. At may kwento mo sa kanya kung bakit pinili nating tumira sa lugar na ito. Thank you.
Okay ka lang? Tumakbo ka. Nadapa. Tumakbo ka ulit. Nahulog ka sa ilog. Nalunod. Kaya sinagip ka ni Luz. Nawalan ka ng malay. Nabasa yung damit mo. Kaya pinatuyo namin. Pero ang inaalala ko, baka hinahanap ka na sa bahay niyo. Papatid kita kay Luz kung gusto mo nang umuwi. Nagsasalita kayo? Natural. Hindi kayo maligno? Hindi. Gusto mo ba ng tsaa para lalo kong lumakas? Ayoko. Baka may lasing yan. Ang sarap. Masarap ba talaga? Siyempre, special timpla ko to eh. Sige na nga, pahingi. Nasaan yung kaibigan kong Kotiana? Umuwi na kanina pa. Hinatid ko din siya pero maaga pa yun. Piniinom mo rin ba siya ng tsaa? Hindi nga eh. Pero alam kong bukas, matitiyak ko na magkikita kayo ulit nun. Kung pupunta kayo ulit dito, sabihin mo sa kanya mamimingwit tayo ng isda. Pero gusto ko tayong tatlo lang ha. Ayoko na magsama pa kayo ng iba. Gusto ko tayong tatlo lang. Gusto ko yan. Tasyo. Mabuti na sinabi niyo agad sa amin na hindi pa umuwi si Mingming. Ang pangkaraniwan ay inihintay mo natin yung 24 oras bago natin hanapin ang isang nawawala. Pero nangyayari ngayon sa ating baryo ay hindi dapat ipag walang bahala. Sana wag naman mangyaring maging ipangkitikat itong batang nawawala si Mingming. Hindi na mahanap. Maraming salamat, Kapitan, sa mabilis na pagtulong niyo sa akin. Tungkulin namin niyon, Mang Tasyo. Hindi ako katulad ng manaunang kapitan na namumuno dito. Hindi ako namumulitika. Gusto ko yung maglingkod. Tulad sa makalawa, Ming! Darating si Mayor dito, pambisitahin tayo. Ming! Ang gusto kong mangyari, magaganda ang sasabihin natin sa kanya pag sa pagbisita niya rito. Sabi niya, special ang baryo natin nito. Sabi pa nga niya, sasama niya ang kanyang nanay sa pagbisita rito. Sana matagpuan na natin si Mingming. Mingming! 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 Mingming, huwag na huwag mo akong iiwan. Alam mong hindi ako namamalo. Pero pag iniwan mo akong papaluin kita. Lolo, bakit? Mingming! Mingming! Lolo, hinahanap niyo po ba ako? Nawawala po ba ako? Ano ka bang bata ka? Kapitan! Si Mingming! Ay! Bakit? Andito na si Mingming! Andito na si Mingming! Halika na ka! Halika na! Buwin tayo! Miss ko na si Apa, Mama. Ikaw ba? Hindi naman ako miss noon. Pero sigurado ikaw miss ka na niya. Hindi yan totoo, Mama. Mahal na mahal ka ni Apa. Alam ko yun. Hindi mo ba gusto dito? Gusto din. Pero gusto ko buo tayong tatlo ni Apa.
Alam ko. Hindi mo ba love si Apa, Mama? Tandaan mo ito, anak, ha? Iisa lang ang dahilan ng paglayo natin kay Apa. Lumayo tayo sa kanya. Dahil mahal ko siya. Mama, bakit kayong matatanda? Parang ang gulo-gulo niyong magsalita. Bata ka pa kasi, kaya hindi mo maunawaan. Matanda na kasi kayo, kaya mahirap kayong unawain. Mukhang kakaiba ang saya mo ngayon, Apo. Opo, Lola, pero kakaiba din yung pag-aalala ko ngayon. Alam ko kung minsan iniisip ko, baka malaking pagkakamali na dinila kita dito. Sa isang malayong lugar na hindi dapat kinalalakihan ng isang normal na bata na katulad niya. Masyado kong inalagaan ang takot ko. Lola, gabi-gabi ko po inulit na sabihin sa'yo na naunawaan ko po kayo. Nalayo niyo po ako sa mga tao kasi gusto niyo po ako protektahan. Ginawa niyo po ito lahat kasi po mahal niyo po ako. Dahil po gusto niyo ako protektahan. Lola, kahit kailan, hinding-hindi po kayo nagkulang sa akin. Sana hindi mo nadadalhin ang mga kamalasan na dinanas namin ng mga magulang mo. Gabing-gabi ko pinagdasal na sana magkaroon ka ng normal at masayang buhay. Lola, pangako mo po sa akin, huwag niyo po ako iiwan. Dina, natutulog ka na ba? Naku, oy. Huwag mo akong lokohin. Hindi ganyan ang hagot mo kapag natutulog ka. At huwag kang umasa na ibibigay ko sa'yo hinihingi mo. Kailang matuto kang matulog na wala yun. Bilang bukas pa ang darating, dalaga ka na. Hindi yun bagay sa'yo. Lolo, sabi niyo mahal niyo ako. Huling gabi mo na to, ha? At pagka-dede mo, magpaalam ka na dito. Bukas, hindi mo na makikita to. Ang buhay ng tao, kailangan tumawid sa isang tulay. Mula sa kabubuhan, kailangan yung tumawid sa tulay ng katalinuhan. At mula sa pagkabata, tatawid sa tulay ng pagkadalaga. Yan ang buhay. Naintindihan mo ba? Sige, matulog ka na. Lolo, nakita ko po yung diwatang muntik nang kumuha sa puso nyo. Piniinom niya po ako ng tsaa.
Bakit ang tagal mo? Nagugas lang ako ng kamay. Tumae ka, no? Hindi ako tumae. Marumi yung nahinawa kong kahoy. Tsaka diba kakain tayo? Tsaka diba yung turo sa school? All my life, ngayon ko lang nagawa ito. Gusto kong malaman nyo na kahit war si na mama at apa, masaya pa rin ako ngayon. Apa? Ang apa ay Korean word, meaning tatay. Bakit sila nag-aaway? Kasi daw, bata pa daw kasi ako. Ayaw nilang sabihin sa akin ang dahilan. Bakit kaya ganun ang matatanda? Ang tingin nila sa ating mga bata, walang alam. Lagi nilang iniisip na hindi natin kayang unawain ang feelings nila. At lagi nilang sinasabi, paglaki mo, paglaki mo, paglaki mo. Paglaki mo, maunawaan mo ang lahat. Exactly. Ikaw, Luz. Ano ako? Sawa ka na rin ba sa paglaki mo, paglaki mo, paglaki mo? Bihirang sabihin niya ng lola ko eh. Bakit? Hindi kasi patang paslit ang tingin niya sa akin. Tingin niya sa'yo. Katulad niya. Babae. Matapang. Mahinhin. Maamo. Matalino. Malakas. Kapag kumbaba. Marunong manahimik at marunong ding magsalita. Parang love ko ng lola mo ah. Anong ibig sabihin ng MC? Ayokong sabihin. Nakakahiya. Ang pangalan ko, lola ko ang nagbigay. Gusto niya, Luz ang maging pangalan ko. Kasi gusto niya maging liwanag ako sa buong pamilya. Ang ibig sabihin ng Luz ay liwanag. Ang galing ah! Parang love ko na talaga ang lola mo. Eh, ano ang ibig sabihin ng MC? Nakakaya nga. Ang arte naman. Sige na nga. Ang ibig sabihin ng MC ay... Ay? Huwag kayong matatawa, ha? Bakit naman kami tatawa? Parang alam ko na yan. Ano? Mukhang karabaw. Ay, naku. Nakakaasar. Sabihin mo na kasi. Hindi mo rin yan malilihim. Naka-record yan sa NSO. NSO? National Statistic Office. Nandun lahat ng pangalan ng mamayang bayang Pilipino. Understand? Bakit alam mo yan? Kasi, lola ko si Auring Silayan. Auring Silayan ang pangalan ng lola mo? Oo, lola ko si Aurora Buenadista Silayan. At ang pangalan niya ay matatagpuan mo din sa NSO. Ngayon, alam mo na. Ano naman ibig sabihin ng MC? Maria Clara! Ako si Maria Clara Cuevas Park! Bakit mo kinakahiya? Maganda naman pala ah. Alam mo ba, si Maria Clara ang pinakapaborito ko sa Noli Mitangere. Talaga? Alam mo yun? Oo naman. Di ba siya yung true love ni Crisostomo Ibarra? Anak siya ni Padre Damaso. Talaga? May kakaanak ang pare? Sa sobrang pagmamahal, nagmadre si Maria Clara nung nalaman niyang namatay si Crisostomo Ibarra. Siya din ang paborito ng mama ko. Kaya iyan ang ipinangalan niya sa akin. Nabasa mo ba ang Noli Mitangere? Oo, sinulat siya ni Rizal nung magpunta siya sa Europe. Bale, dalawang libro yan. Una, Noli Mitangere. Pangalawa, El Filibusterismo. Umabasa ito ng mga pare, nagalit sila kay Rizal. Kaya siya binaril sa luneta. Ay, nakakalungkot naman yung story nila. Parang Korean movie. Bakit ang dami mong alam? Kasi maraming libro sa bahay. Ay, oo, nakita ko. Parang library yung bahay niyo. Laging sinasabi ng lola ko na daig ng maraming alam ang maraming pera. Totoo ba yun? Ang pera kasi madaling maubos. Hindi siya katulad ng utak na maraming laman. Pero paano naman kung ang utak ay maraming laman tapos nabagok? Nawala lahat ng kanyang alam. Tapos, diba parang maraming pera na yun? Sabi ng lolo ko, ang sigurado lang daw sa buhay, ang pagkaalam mo na hindi ito sigurado.
Sino naman ang paborito ng Lola Aurin mo sa nalimitang hero? Lagi niyang binabanggit sa akin ang pinakapaborito niya ay si Filoso Potasio. Alam niyo ba kung anong pangalan ng lolo ko? Ano? Tasio! Malamang nasa SM o din yung pangalan niya. Ako din. Laro tayo. Siningin ang taya. Mas ako ang taya. Kasi ikaw ang taya. Ang dadaya niyo naman. Gabihin po kami sa daan. Tuwang-tuwa po ako na nakilala ko kayo. Tuwang-tuwa din naman ako sa inyong dalawa. Basta tandaan nyo ha, bukas ang pinto namin para sa inyong dalawa. Okay po, Lola. Lola, pwede po kang ipaalam si Luz para mamasyal sa baryo bukas? Oo naman, bakit hindi? Basta mag-iingat lang kayo. Huwag kayong lumabas ng baryo. Ha? Okay po, salamat sige. Po, Lola. Sige. Pasensya po, Lola. Dapat po, maaga ko po sa inyo ito binigay. Ayun po, tuloy na lang sana. Ay, salamat, Ningning. Maraming salamat. Galing po yan sa lolo ko. Bakit? Sino bang lolo mo? Si Tasio po, pero Tasio Sebastian. Si Tasio ang lolo mo? Opo. Ay, si Tasio. Uy, ang lola ko, kinikilig. Ah,
kung kung ba ang San Isidro. Ang isip ko na... Ang isip ko na... Ana? Sunny, nakita mo ba yun? Parang si Ana yun ah. Ma. Ma. Pagpamanin yung mga kabarangay at sinulat ko yung aking sasabihin at na ako'y makakalimutin. Mga kabarangay ko, sa umagang ito, dadalawin at sasaluhan tayo ng ating butihing mayor. Walang iba kundi si Sunny Remedios. At kasama niya rin po ang kanyang mabait na ina, walang iba ang dating butihing congresswoman ng ating distrito, walang iba kundi si congresswoman Carol Remedios. Minamahal kong mga taga-barangay San Isidro, humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Dahil kailangan pang lumipas ng 8 buwan pagkatapos ng napakahirap na eleksyon bago po kaming makadalo dito sa inyo at magpasalamat sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inuna ko po simula ng iloklok niyo ako bilang mayor niyo ay ang pag-aayos ng napakaraming bagay na nasira ng dati nating mayor. Siguro naman po ay nakita niyo ang mabilis na pag-uunlad ng bayan natin simula nung ako po ang maupo bilang mayor niyo. Hindi ko po magagawa ito kung wala ang tulong niyo. Of course, ang tulong ng aking pinakamamahal na ina na walang iba kundi si Congresswoman Carol Remedios. Kaya hindi ko na po i-delay. Siya na mismo ang magkukwento sa inyo ng magandang mga balita na parating. Kaya tulungan niyo po akong i-welcome si Congresswoman Carol Remedios. Lihim sa inyo ang nangyari sa anak kong si Ana. Ang pagkamatay po ng aking nag-iisang anak na babae ang dahilan. Ang pagkamatay po ng aking nag-iisang anak na babae ang dahilan ng aking pagsisikap ngayon upang matulungan ang inyong mga anak. Magtatayo po kami ng aking anak na si Mayor Sunny ng modernong paaralan at ospital dito mismo sa inyong barangay. At naway sana dito na magsimula ang pag-angat nating lahat bilang magkakapatid dito sa bayan ng Alfonso. Congresswoman Carol Remedios! Mabuhay ang imagsikap! Mabuhay ang imagsikap!
buhay ang himagsikan! Hi, anak. Anong pangalan mo? Alexis po. Ang ganda naman ng pangalan mo. Nag-uumpisa sa letter A. Mahilig ka ba sa lollipop? Opo. Doming! Rika. Ano po yun, ma'am? Pumunta ka sa tindahan at bumili ka ng isang garapong lollipop at ibigay mo dito kay Alexis. Sige po, ma'am. Bilisan mo. Meron kang maraming lollipop. Ano yan? Bote ng alak. Bote ng alak? Bote ng alak na may laman ni Celso Kalabaw. Celso Kalabaw? Yung kaninang nasa likod natin si Celso Kalabaw. Lasingero yan. Pero nakakaawa siya. Kasi tuwing naglalasing siya, umiiyak siya. Bakit? Kung gaano kadami ang bunganga ng chismosa, ganun din kadami ang version kung bakit daw umiiyak si Celso Kalabaw. Siyempre, mas paborito ko yung kwento ng lolo ko. Sige, kwento mo. Wait, bago mo ikwento, maupo muna tayo sa tabi ng puno para cinematic. Tapos, kukunan ko ng video habang nagkukwento ka. Sige. Sabi ng lolo ko, mabuting tao daw si Celso Kalabaw. Kaya daw Celso Kalabaw, kasi daw parang kalabaw yung kalakasan niya. Dati daw, yung nagtatanim siya, malakas siya at masiyahin. Isang araw, umibig siya sa isang babae, napakaganda at napakayaman. Ibig sabihin, hindi sila bagay. Bakit naman hindi sila bagay? Maganda at mayaman lang hindi na bagay sa mahirap?
Di ba ganun sa mga teleserye? Kailangan talaga hindi bagay ang bidang lalaki at ang babae para ma-excite ang mga audience at maa-addict sila sa panonood? Walang TV sa bahay namin eh. Pero katulad din yan ni Maria Clara Crisostomo Ibarra, may hadlang sa pag-ibigan nila. Kultural ang sosyal. Ganon siguro ang buhay, parang libro. Parang teleserye. Singit naman din ang singit! Di pa nga tapos yung kwento ko. Gusto niyo bang marinig yung buong kwento ni Celso o hindi? Siyempre gusto. Umibig si Celso sa isang babaeng napakaganda at napakayaman. Pero ayaw ng mga magulang ng babae kay Celso. Pero nagustuhan na rin ng babae si Celso. Ginawa ni Celso ang babae. Nagtanan at nagkaanak. Pero hinahanap naman ng magulang ang babae. Kinabugbog nila si Celso. Kaya nakita ng kanyang isang mata. Ang babae nagpakamatay sa sobrang kalungkutan niya. Ay, ang lungkot. Parang nolimitangiri. Ano nangyari sa anak nila? Nang maging 9 years old ang bata, lumayas ito para hanapin si Celso. Nawala ang bata. Hindi na nila makita kahit kailan. Pinakulong nila si Celso. Ayon sa paniniwalang, kinidnap niya ang sarili niyang anak. Nakalaya rin si Celso. Kasi wala naman silang ebidensya ayon si Celso. Ayan kung bakit umiyak si Celso kapag naglalasing. Ayon din sa lolo ko. Saan ka pupunta? Kay Celso, bibigyan ko to. Siguro hindi niya yan naiwan. Kusa niyang iniwan. Tama ba itong gagawin natin? Isa sa ulo ko kung kala kay Celso naman. Ano ba siya? Damdam ko kaya niya iniwan tong alak kasi ayaw niya na uminom. Kanya niyang magbago. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Alam ko. Ay pupunta. Di ba alam na delikado lang sa panahon na yun? Bakit po delikado? Ay, marami ng lasing. Alam niyo ba nangangain ako ng bata? Ha! Thank you.
Dapat hindi nyo na sinambun sa pulis kung ang problema dito sa barangay. Kayang-kaya natin resolbahin yan dito. Ang dami ng problema nangyari dito, naresolba naman natin dito eh. Kayang-kaya natin yan. Diba? Ilan ang nangyari yung problema dito na naresolba natin? Mayor, wala na ako si Celso sa bahay niya. Parang planado yung galaw niya. Oo nga, Mayor. Wala na rin po ang mga armas niya. Mayor. Hindi hanapin nyo. Sa tingin ko, hindi naman yun nakakalayo. Konti lang naman ang pagitan ng oras, di ba? Baka nina lang nakita ko yung bata na yun, buhay na buhay. Okay? Sige, Mayor. Aray! Hinahanap nila tayo doon. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Mingming? Kinakausap ni Kapitan at ng mga pulis. Ano yung hawak mo? Pwedeng tungkod. Pwedeng pangtaboy sa mga ahas. Pwedeng panungkit. Pero sa tingin ko, matagal ito makapatay ng tao. Ha? Sa tingin ko, hindi pwede maging killer ang taong ayaw na uminom ng alak. Ha?
Halika. Ito yung alak na isinauli ni Miming kay Mang Celso. Hindi niya ito ininom. Tinapon niya ito. Tumamot ito sa puno. Kaya ito nabasag. Paano mo nalaman na hindi niya ininom? May takip pa. Hindi na ito binuksan. Detective? Sana makalayo siya ng sobrang layo. Sana hindi siya mahuli. Kung hindi siya pumatay sa bata, bakit dito namatay ang bata? Siya lang naman ang tao dito, di ba? Wala naman tayong nakitang ibang tao. Sa bagay, napuntos ka dyan. Oy, bingi. Kunin mo yung pinatago ko sa'yo. Try mo. Sige po, Mayor. Salamat. Sarap yan. Imported. Sarap nga po, Mayor. Sabi ko sa'yo eh. Nainggit ka ba sa akin? Hindi po, Mayor. Iniisip mo bang madaling maging mayor? Hindi po, Mayor. Ang kapangyarihan kasi parang shabu. Naka-addict. Sisira yung ulo mo. Minsan, pag tumitingin ka sa salamin, parang magugulat ka lang, hindi mo nakilala kung sino yung nandun. Naintindihan mo ba, ho? Opo, Mayor. Niloko mo ba, ho? Parang hindi mo naintindihan. Naintindihan ko po kayo, Mayor. Marunong ka ba magtago ng lihim? Opo, Mayor. Ano na ang lihim na naitago mo? Yung bunsong anak po ng kumari ko, Mayor. Anak ko po yun. Yan lang ba ang lihim na tinatago mo? Opo, Mayor. Teka dito.
Tandaan mo ito, ha? Kapag may lihim kang tinatago, huwag na huwag mong sasabihin. Tanga! Napansin ko, simula na nagsama-sama tayo, ang dami na nangyari. Oo nga, no. Pero sana sa lahat na nangyari, at sa lahat na mangyayari pa, sana mas tumibay ang pagkakaibigan natin. All for one. And one for all. Pariyo, Serge. Hef, may tatanong ako. Ano yun? Totoo bang zombies? Lola? Oh, kapo. Bakit? Ano yun? Si Mang Celso yun, di ba? Oo. Nangingi siya sa akin ng tubig at pagkain. Pero, binigyan ko na rin ng hapunan. Ikaw, kumain ka na ba? Baka mamaya na po, Lola. May sinabi po ba siya sa'yo? Hindi daw siyang pumatay ka, Alexis. O ano? Anong kinain mo? Saan ka ba kumain? Pinakain po kami ng marami ni Kapitan. Tapos nang libre pa po si MC ng ice cream. Ay, naku. Nagluto ako ng paborito mo. Binatang puso ng saging. O ano, busog ka ba talaga? Ayaw mo ba talaga kumain? Baka mamaya na po, Lola. Naawa po ako kay Mang Celso. Naalala mo ba yung maliit na kuweba? E ang tabi nun yung maliit na lawa? Kung saan tayo nagtatanim ng mga kamote noon sa gilid? Naalala mo? Opo. Doon ko sinabihan si Celso na tumira muna. Dahil sabi ko sa kanya, mas ligtas siya doon. Walang tao pumunta doon, di ba? Tayo lang. Tayo lang nakapunta doon. May tiwala po kayo kay Mang Celso? Apo, dati kong kaibigan ng nanay ni Celso, si Eva. Nagkasakit lang ng TB si Eva, kaya namatay. Gusto ko sana siyang ampunin nung panahon na yun, pero kinuha siya ng tatay niyang si Tonio. Si Eva ang unang asawa ni Tonio. Iniwan silang mag-ina at sumama si Tonio sa ibang babae. Naabuso ata si Celso ng kanyang madrasta, kaya umalis siya. Pero kahit ganyan si Celso, alam kong mabuting tao siya. Totoo po ba yung kwento tungkol sa asawa at anak ni Mang Celso? Aling kwento? Maraming kwentong kumakalat. Yung pong umibig si Mang Celso sa magandang babae na mayaman, tapos dahil ayaw po ng mga magulang nila, nagpakamatay po yung babae. Oh, si Leia ang pangalan niya. Mahal na mahal siya ni Celso. At ganun din siya. Ah, pero nagkaroon siya ng anak. Ang pangalan si Isabel. Bakit po parang ngayon niyo lang po nakwento yung tungkol kay Mang Celso? Dahil siguro ngayon ko lang kailangan ikwento. Lola, bakit ang lapit niyo po kay Mang Celso? Dahil ang buhay ni Celso at ang buhay natin ay magkapareho. Pareho tayong biktima sa masasamang isip ng ibang tao. Mina, oh, simula ngayon, dito ka na iinom ng gatas. Maliwanag ba? Opo.
At ayokong gumagala-gala kayong magkaibigan, ha? Iba na ang panahon ngayon. Lolo, hinahanap na po ng mga pulis si Mangkukulob. Kapag nahuli na siya, wala nang mawawalang bata. Abay, mali sila. Hindi si Celso ang hinahanap nila. Kung gaano kabagal gumawa ang mabuti, ganun namang kabilis mag-isip ang masama. At kapag kakaiba ang iyong kilos, o kaya'y pangit ka sa paningin nila, pilit kang tutulak sa binit ang bangin. Hindi si Celso ang hinahanap nila. Marunong pa po ba kayo sa mga pulis? Oo. Maraming nakikita ang bulag na hindi nakikita ng may paningin. Alam mo ba, Apo? Ang lolo mo ang pinakamatalino at pinakamayaman sa buong layong ito. Nakatira tayo sa kubong mayaman? Carmina, may ipapakita akong sa iyo kayamanan ko. Pero gusto ko titigan mo siyang mabuti. Lalala na akong kapangyarihang makita pa siya. Hintay mo ko. Ano daw? Mina. Oh. Ngayon ko lang 'to ipapakita sa iyo. Yan yung huling ginawa ko bago ako nawala ng paningin. Yan yung kayamanan ko. Bakit? Pangit na ba siya ngayon? Matanda na. Lahat ng matanda dumadaan sa pagkabata. At nung bata pa si Auring, siya ang pinakamagandang dalaga sa buong nayong ito. Maraming lalaking may gusto sa kanya. Linigawan mo po ba siya? Oo. Oh. Bakit hindi din magkatuluyan? Naduwag ako. Kasi iniisip ko yung sasabihin ng ibang tao. Ano po yung sinabi ng ibang tao? Maraming nagkagusto kay Auring noon. Nag-iisang anak lang siya ng kanyang mga magulang. Yung nanay niya, himatayin. At kapag hinihimatay, kung ano-anong lumalabas sa bibig. Nagkataon naman nun na pag hinimatay yung nanay niya, maraming nagkakasakit sa kanilang kapitbahay. Kaya inisip ng marami na may sa demonyo ang lahi ni Lauri. Isang araw, bigla na lang nabunti si Lauri. At inisip ng marami na may halimaw sa tiyan niya. At kapag nanganak si Auri, mamalasin ang buong bahay. Bakit po nabunti si Lola Auri? Nakabuntis sa kanya? Bakit ba ako nagkikwenta sa iyo? Eh, kaliit-liit mo pa. Lolo, ituloy na. Nasimulan nyo na eh.
nagbebenta ng gulay si Aurel sa bayan. Para siyang umalis. Kapag hindi siya sinasamahan ng tatay niya, ako ang sumasama. Isang araw, hindi ako nakasama dahil inutusan ako ni Tio Andong na magbenta ng kalabaw sa kabilang bayan. Kaya nag-iisa siya noon, walang kasama. Pero isang Amerikanong lasing, nakita siya at hinalay. Hinalay? Hindi, Ray. Abay, sa kulit mong yan, di ba ba alam ang ibig sabihin ng rape? Siguro naman, alam mo ang ibig sabihin ng rape. Di ba? Opo. Di ba po, sabi niyo, huwag kang magpapagabi. Huwag kang pupunta sa matilim. Huwag kang sasama sa lalaki hindi ko kilala. Kasi baka ma-rape ako. Very good. Si Lula Aurin po, naglalakad sa madilim na mag-isa. Siguro, wala siyang lolokasyon para mawarningan na huwag siya pupunta sa madilim kasi baka ma-rape. Tama. Nung na-rape po si Lula Aurin, ano po ba yung sunod na episode? Eh, ang sabi ko, pakakasalan ko siya. Aakuin ko ang bata. Ayaw niya. Ang sabi ko, bakit? Hindi siya sumagot. Lumaki ang tiyan ni Aurel. At hindi na ito maitago. At habang lumalaki ang tiyan ni Aurel, dumalaw ang peste sa bukirin. Maraming bagyo ang sumira sa mga panalim. Kaya inisip ng buong baryo na salot si Aurel at ang kanyang magiging anak. Dalawang buwan bago manganak si Aurel, namatay sa atake sa puso ang tatay. At nang manganak si Aurel, nadulas ang nanay niya at nabagok ang ulo sa bato. Pagkalipas ng tatlong araw, namatay din. At pagkatapos noon, hindi ko na nakita si Aurel. Inana. Ano nangyari? Ayaw niyang magpahanap. Bakit niyo ako naging apo? Ibang teleserye na yan. Sinabi po ng kumpanin Telyong Anghel, broken-hearted daw po kayo. Tapos daw, nag-inom daw kayong dalawa. Dumating daw si Lolang nagtitinda ng puto. Binola niyo daw. Dinala niyo daw sa talahiban. Abay, leche bata ito ba? Tiko mo nga yung bibig mo. Eh, namatay na yung lola mo. Igalang mo yun. Napaka-chismosan itong batang to. Huwag na ma-hurt. Ganyan talaga ang buhay. Oy, tumigil ka. Oh, ito. Dali mo ito kay Aurel. Ginawa ko yan para sa kanya. Sa kanya yan, hindi akin. Bakit ko nang ganito ang lola ko? Abay, talaga ito ba? Bakit? Antag na biglang! Ano, bakit ka na? Itong batang ito, napakatabil.
Good morning. Good morning. Ah, ito, ito. Sasabihin ako sa'yo, kagabi, nung natutulog ka, bumangon ako at tinawagan ko yung apa mo. Talaga, Mama? Bati na kayo? Pupunta siya dito? Dito na tayo titirang tatlo? Susunduin niya tayo bukas. What? Why, Mama? Gusto ko dito eh. Hindi ko gusto yung mga nangyayari dito eh. It's not a safe place for you. That's not true, Mama. Alam mo, ayusin mo na lang yung gamit mo. Para pagdating ng apa mo, hindi na tayo mahirapan, ha? No, ayoko, Mama. Mababait ang mga kaibigan ko dito. Please, Mama, dito na lang tayo tumira. MC, ayoko mag-away tayo, ha? Just do what I say. O, kain ka na. Hello. Ba't nandito ka? Bakit parang wala ka sa ayos? Bad mood. May lakad ba tayo? May mission tayo. Anong mission? Kailangan natin to ibigay kay Lola Auling with all our heart and soul. Anong i-deliver natin? Ito ang tinatawag na expression of love. Sige, tara! Pipihis muna ako.
Ding, may sasabihin ako sa'yo. Meron akong nakalimutan sabihin kay Tasyo. Gusto ko, pag-uwi mo, sabihin mo sa kanya na kaya ko siya iniiwasan dahil mahal ko siya. Ha? Lola, sinip niyo po. Gusto niyo bang maglaro? Ano ka ba? Maglaro? Tingnan mo nga, nasa gitna kami ng dramatic scene, tapos bibirahan mo kami ng laro. What kind of people are you? Ay, nako. O, Luz, Ningning, maglaro na kayo sa labas. Sige na, MC. Sige po, Lola, hindi po naman kaya istorbohin sa moment niyo. Batang to. Lola!
na po si Lola Aurin. Alam niyo ba na halos mamatay ako sa paghahanap at pag-aalala dito kay MC? Mama, totoo po lahat ng sinasabi ko. Hindi niyo naman po ako ipinalaking sinungaling, di ba? Luz! Totoo ba lahat ng sinasabi ni MC? Opo. Ang ibig niyong sabihin, kayong tatlo mismo ang naglibing sa lola mo? Opo. Mga bata, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ah, Luz, doon ka muna matulog sa bahay namin, ha? At tatawagin ko si Apa. Sasabihin ko, next week na lang kami suguin. Okay? Ako na lang muna mag-aalaga sa inyo, kung okay lang sa inyo. Opo, salamat po. Sabi ko sa inyo eh, mabait ang mama ko eh. Oh, nambola ka pa. Oh, ikaw naman, Ningning. Oh, siguro hinahanap ka na sa bahay mo. Umuwi ka na. Opo, uuwi na ako. Pero, bago ako umuwi, pwede po ba painumin mo muna po ako ng mugo-mugo? Kasi mukhang masarap din eh. Talaga, sakit-sikit. Ha?
yung mogo-mogong binigay ng nanay ni Elsie. Binigay niya po ito sa akin para matikman niyo po. Lolo, huwag na po kayong umiyak. Bago po namatay si Lola Owen, binili niya po sa akin na mahal niya daw po kayo. Kaya na daw kayo iniwan kasi daw mahal niya daw po kayo. At yung picture na drawing niyo, akap-yakap-yakap niya, nakita ko yung mukha niya. Nakapikit, pero parang ang saya-saya. Hindi ko man lamang nasabing mahal ko siya ng harapan. Lolo, nasabi mo na, ginakap niya na nga eh. Maganda yun! Napanood yun sa YouTube! Ano ka ba? Ang aga-aga natatakot kayo! Di tama yan ha! Kain muna tayo agahan sa inyo! Tapos, pasyal tayo! Tapos, huli tayo pagbaro! Dalhan natin ang bulaklak si Lola! Sige! Kain muna tayo agahan sa inyo, MC! Kasi, lagi ko nakikita. Masarap ang agahan nyo eh. Tahan na. Huwag mo paiyakin si Lola. Kwentuhan mo na lang siya ng maganda. Lola, huwag niyo na po masyadong intindihin dito. Kaya ko na po at kakayanin ko po araw-araw. Basta relax na lang po kayo dyan. Alam ko po na wala na po kayong sugat. Saka hindi na rin po sumasakit yung dyan at fitted niyo. Sabi po sa akin ni Daming, MC at Kuya Celso, hindi po nila ako iiwan. Opo, Lola. Hindi po namin iiwanan si Luz. Lola, kamusta po kayo dyan? Okay lang po ba kayo dyan? Sabi po ni Lolo, may tanto siya sa inyo. Kasi daw po, dalawang beses niya daw po siya iniwan. At hindi man lang niya daw po kayo nahalikan kahit sa loob. At hindi niya nasabi na personal na simula noon hanggang ngayon na mahal niya daw po kayo. Alam niyo ba kung saan maraming paru-paro? Saan? Eh di kay Congresswoman Carol! Bakit? Ano meron doon? Marami kasi doon garden. Pwede ba tayo doon? Malamang bawal kasi politician ang may-ari. Mabait naman mga tao doon. Naalala ko, Congresswoman pa ako. Si Congresswoman, pinakain na kami ng ice cream. Tapos, binigyan niya kami ng chocolates.
anim kami noon. Sige, punta tayo. Saan ba yun? Unti lang kasi may alam ng lugar noon. Kasi tago yun at malayo. Paano mo yun nalaman? Diba nga, ako si Super Mimi? Ah, oo nga pala. Parang lumakas ang hangin ah. Di naman. Matakot. Ano mang oras, pwede niyong gamitin ang swing na to. Talaga po? Oo naman. Basta kayo, gamitin niyo lang. Hindi po kayo magagalit? Bakit naman ako magagalit? Alam niyo, isang yugto ng buhay ko dumaan din ako sa pagkabata katulad ninyo. Malikot. Makulit. Adventurous. Talaga po. Siyempre, meron ba namang matanda na hindi dumaan sa pagkabata? Naaalala niyo po ba ako? Ako, Nene, sorry, hindi talaga kita maalala. Pero, natatandaan ko ang isang ito. Ikaw yung katipunera sa meeting ng isang araw, di ba? Opo, ako po yun. Ah, okay. Teka. Kayo yung tatlong bata na nakakita kay Alexis sa gubat. Eh, mga superheroes pa na tumakausap ko. Tingnan mo nga naman. Pasok tayo sa rest house, tapos pakakainin ko kayo ng ice cream at chocolate. Gusto niyo ba yun? Opo! Tara, pilis, halik kayo, halik kayo. Sige. Tuli! Ice cream! Yay! Ayan, masarap yan, ha? Ano? Ayan. King! Kasi yung wala. Sarap. Oh, masarap, di ba? Opo! Sige, kain lang ng kain kasi marami pa sa restaurant. Tapos namaya, bibigyan ko kayo ng chocolates. Okay ba yun? Opo! Opo! Sige, sarap yan! Sarap! Sarap! Yummy! Baka matapon, ha? Gusto?
Alam mo, ang saya-saya ko kapag merong mga batang dumadalo dito. Pakiramdam ko kasi parang bata ako ulit. At saka maaalala niyo po yung anak niyo, di po ba? Sorry po. Ayan, lagot ka na, MC. Hindi ko naman sinasadya eh. Shhh! Muna kayong maingay. Uy na tayo. Hintayin muna natin yung chocolates. Ang takaw mo? Hindi ako matakaw. Bihirap lang kami ng lolo ko. Bihirang makakain kami ng masarap ng pagkain. Shhh! Ano ba? Manahimik muna nga kayo. Ayan, wala na akong ice cream. Alam niyo ba kung kanina to? Manikatumahin ko si Ana. Di ba ang pinakapagulitan niya sa lahat ng kanyang laruan? Kaya nang tumatay siya. Lalo ko itong iningatan. Kunwari kayo yung mga classmates ni Ana. Tapos ikaw MC, kunwari ikaw yung anak ko ni si Ana. Okay? Kunwari ganito, galing kayo sa school. Tapos, umuwi kayo ng maaga kasi nag-aalala si Ana sa akin. Kasi nagtutok ako eh. Dahil iniwan naman ang asawa ko. Siya yung daddy ni Ana. Kaya dapat, mami ang tawag mo sa akin, ha, Ana? Papasok ako sa loob ng room ko. Tapos after 1 minute, papasok ka din sa loob ng room natin. Pero kayong dalawa, kayo papasok ng room namin, ha? Kasi private room namin yun. Kaya kahit anong marinig ko, no? Huwag kayong papasok sa loob. Nakakaunawaan mo tayo. Parang ayaw mo makipaglaro.
Ayaw niyo ba akong sumaya? Gusto po. Okay, good. Papasok na ako sa loob ng room ko, ha? Tapos after 1 minute, anak, pasok ka na rin sa room natin, ha? Pwede ka na pumasok. Sarado mo pinto. Sabihin mo sa akin. Mommy, itigil niyo na po yan. Huwag niyo na po isipin si Daddy. Sige na. Sabihin mo sa akin. Dali. Mommy, itigil niyo na po yan. Huwag niyo na pong isipin si Daddy. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, anak. Sobrang sakit ang ginawa sa akin ng daddy mo. Dahil sa tulong ng mga ito, mababawasan kahit konti ang sakit na nararamdaman ko. Gusto ko maging makulit ka. Awatin mo ko! Sige na! Awatin mo ko! Mami, itigil niyo na po yan. Huwag niyo na pong isipin si Daddy. Alam mo kung anong sumunod na nangyari? Sobrang bangag ko. Binatok ko ng baso si Ana. Tapos, pero alam mo, magaling ang anak ko. Nakailang siya sa baso. Tapos iyak siya ng iyak. Tapos niyakap niya ako. Iyak siya ng iyak.
iyak ng iyak. Naiingayan ako sa iyak niya. Kaya tinula ko siya ng malakas. Tapos pumalo ang ulo niya sa isang matigas na bagay. Tapos tumayo ako. Tapos, kitang-kita ko na umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Habang umaagos ang dugo, nanonood lang ako. Wala akong ginawa. Nanonood lang ako. Kasi siguro nasa isip ko noon na kapag hinihaan ko siyang mamatay, there will be no pain. Tapos namatay siya. Diba hindi naman ako pwedeng makulong noon? Kasi wala naman akong ginawa. Kaya ang sinabi ko sa mga pulis, pinasok kami ng magnanakaw. Kawawa nga yung magnanakaw na napagbintangan eh. Kasi alam mo kung anong ginawa ko. Pinasalvage ko siya sa mga kaklose ko, pulis. Iisipin na masama ako, ha? Siguro, medyo nasiraan lang ako ng bait. Pero alam mo, kapi-kapi, dinadalaw ako ng konsensya ko, hindi ako pinapatulong. Pwede kayang ikaw na lang ang bumalit kay Ana. Kasi gusto ko talagang bumawi sa kanya eh. Ano sa tingin mo? Eh, hahanapin po ako ng nanay ko eh. Ayaw mo? Hindi naman po. Dito ka na lang sa akin. Sige. Eh, paano po ang nanay ko? Madali lang yun. Paano po madali? Isang tawag ko lang. Patay na yun. Huwag po! Paawa ko ba sa nanay ko? Eh, wala ka na rin palang pinagkaiba sa lahat ng batang inaloko para maging ana. Lahat kayo tumanggi! Ayaw, yun ang pagmamahal ko! Paano ba yan? Paano ba yan? Ngayon, alam mo na kung sinong tunay na pumatay kay Ana! Oh,
nagsasabi na ang pinakamahirap limutin sa lahat, ang pinakamahirap burahin sa isipan ay yung alaala na iyong kabataan. Nang mamatay si MC, kinapkop ako ni Nanay Stella at tinuring niya ako bilang tunay na anak. Nakita ko kung paano nila ipaglaban ng kanyang asawa ang hustisya para kay MC. Ngunit katulad ng maraming pagpatay sa bayan na ito, ang lahat ng pakikipaglaban ay nauwi sa wala. Bago namatay si MC, dalawang lalaki at isang babae ang namatay at anim na bata ang nawala. Ang lahat ng ito ay may kaugnay kay Congresswoman Carol Remedios. Noong isang taon, sinimulan kong isulat ang librong ito tungkol sa pangyayaring naganap sa baryo ng San Isidro. Hello, Mimi. Asa ka lang? Sige, kumaba na ako. Niya mata ng lalaki. Tama na, okay. Halika na. Hihintay na tayo ni MC. Sige na nga. Halika na nga. Teka lang. Ano yan? May pagkain ba sa inyo? Nagugutom na ako eh. Sabi ka. Halika. Wala ka bang sasabihin? Bulaga! Ikaw, may sasabihin ka? MC, tulungan mo kaming lumaban. Makakamit namin ng hustisya.